Bye bye. Punta ngayon tayo sa Grab Speaking. Awis na naman ni Papa Jesus. Yeah. Wala pa yung GPS satellite natin. Tayo natin. Yun. At nag-sign of the cross na nga tayo para sa ating protection, para sa ating gagawin na pagbibisikleta. Bilang isang Katoliko ay kinaugalian na natin ito kapag may nadadaanan tayong mga simbahan. Asla, atong sa tiing ipag mga grips dita. Doon sa harap ng bahay nila Papa Jesus tayo nag-meet up sa gagawin nating bike ride. Kadalasan kasi sa Shell station tayo nakikita-kita kapag may gagawin tayong lakbay bisikleta. At nandito na pala ang mga Grab Speaking, pero ago pa lang po ito. As usual, tayo na naman ang nahuling hinintay ng mga tropa bago lumarga. At dadaanan na natin ang mahabang tulay ng bayan ng Aringay na mas lalo pang lumawak dahil sa ginawang restorasyon ng DPWH noong panahon ni Pangulong Duterte na parte ng kanyang mga build projects. I-promote ko na rin ang talyer ng mga sasakyan nila Dame, ang JDR Auto Repair Shop na matatagpuan bago ang Primark Mall. Nagpipintura rin sila ng mga bike frames. I-try nyo at solid ang gawa nila. Another Grab Speaking dito sa Aringay. Grab Speaking naman. Grab Speaking ulit. Legit tour guide. Mukhang hindi na natin kailangan pa ng tour guide upang makapunta sa Grab Speaking area sa Bawang dahil mismong si Sir Ramon Canyeso na ang magsisilbing ating tour guide sa grape farm ng kanyang kapatid. Kasalukuyan na nating dinaraanan ang monumento ni former President Elpidio Quirino dito sa bayan ng Cabala Union at malapit-lapit na rin tayo sa kanilang town proper. Alam nyo ba na sa kanyang murang edad ay naging guro o teacher si Pangulong Elpidio Quirino sa bayang ito? Ito ang dahilan kung bakit may monumento siyang matatagpuan dito. Siya ang ika-anim na pangulo ng ating bansa. Samantala, ang kanyang ina naman ay mula sa ating bayan, ang bayan ng Agoo. Walang iba kundi si Doña Gregoria Rivera. At mukhang malapit na tayo sa ating destinasyon dahil sa napakarami ng mga sunod-sunod na mga tarpaulin signages ng Grab Speaking ang ating nadadaanan sa tabi ng kalsada. Ang mga nakamotor na mga agent ng mga may-ari ng mga grapes farm na nagsisilbi na ring tour guide ay nakakarating pa sa bayan ng Santo Tomas La Union. Bit-bit ang kanilang mga tarpaulin signages upang makahikayat ng mga nagdaraang turista. Ito ay bilang parte na rin ng kanilang hanap buhay. Ayon kay Sir Ramon Canyeso ay hindi naman masyadong kalakihan ang kinikita ng mga agent na nagtutour guide na nasa 50 pesos lamang kada kilo ng grapes na iyong mapipitas. Wait, Apasolog, Gapus, Grape Picking. Kamag-anak kaya ni Master Ryan Gapus ang may-ari ng grapes farm na iyon? Master Ryan, baka naman...
Ang ibang mga kasamahan nating mga teacher na bikers ay hindi nakapunta sa ating bike riding adventure sa ngayon. At apat lamang kaming lumarga patungo sa itinuturing na Fruit Basket Capital of La Union at ito ay ang Bayan ng Bawang. Bago makarating sa welcome arch ng Bayan ng Bawang ay tumawid na kami ng kalsada dahil hindi matatagpuan sa tabi ng National Highway ang aming pupuntahang grapes farm. Gapus parking inside. Talaga nga po dito ah. Kaubasan. Ha? Ang kamali sir, tako ha. Event mo tayo pinag na sir. That's fucked. Event mo tayo pinag gaan. Dapat niya kaya sa skuma mo ng tingin ko. Awante. Awan, nag-alak to bang kasi ikaw tanong ka. Alam marigatan. At pinag-uusapan nga namin ni Master Chen ang naganap na alaylakad na ginawa ng grupo natin noong nakaraang taon na nagsimula sa bayan ng Pugu, La Union hanggang Baguio City. At tinatangka na naman nating ulitin ngayong taon sa darating na buwan ng Disyembre kapag bakasyon na. Isa pa sa aming pinag-uusapan ay ang pagka-flat ng gulong ng bike ni Papa Jesus at dahil wala siyang makitang vulcanizing shop ay nilakad niya magmula sa ulo ni Marcos hanggang sa boundary na ng bayan ng Pugu at Tubao, La Union kung saan siya nakahanap ng vulcanizing shop. Kaya't ugaliin nating magdala palagi ng mga spare inner tubes o kaya ay patch, portable hand pump at multi-tool pag nagbibisikleta dahil hindi natin alam kung kailan tayo masisiraan ng ating mga bisikleta. At narating na nga natin ang pwesto ng kapatid ni Sir Ramon ng grapes dito sa loobang parte ng Bawang, La Union, ang Canyezo Soriano Grapes Farm. At ipinark muna namin ang aming mga bike bago pumunta sa taniman ng mga ubas. Kapag nagdarakal maganda tayo po na niya sir. So, tapos mo pa sir. Kas lang kayo mo lang ganyan eh. Tapos mo pa sir. Tubo man na lang. Kas lang kayo. Nandang ko man yung makadawat eh kanya. Eh. Ato tayo magagatang kas na sir kating. Kapag gumawa ng tayo lang. Makadawat yung sir. Ati daga na balo dito kas lang kamo lang. Kas lang ay clay. Hanga daji ko nga. Di ba ni sir sama dati mula ng kastoy? Di ba yan? Ang anarte di dagana ni? Clay. Clay dati dagana eh. Anarte. Ay kagaya tayo dalusan dan to. At least dati nasam-samit ba si dati ng MJK? Di nagalaan tayo dyan eh. Na? One sir. Kung na yung biling ka diba ko, hangadigreen ha, kami dati ng alino katandan sa nga naibusan. Nagbimagayam, sir. Hmm. Pero tatay, di jay sa jay, tol-tolang tayo, sir. Di ko lang, sir. Di bonus yun eh. Bonus pa rin. Ay, sorry, tama. Ay, incentives. Wal, sir. Ta, kung nagarap ko, i-remit ko sa Ramonan.
Ganito ang mga grape picking. Then masarap talaga. Hindi na alam tira sauce. Ang kuna pinakyo mo. Good, good water mo kuna yo. Awan, ako datala ako na pa may shot bas ge able to. May mag-green na. Meron. Mamaganda pa yun, mabalit yung pagkala siling. Gulsom yung grill. Siguro mas nakamata pa niya. Nasa mga parts. Sige, pagodwan nyo data ha. Ngabayadan. Galata ba basit? Ay bawal na po 'yan. Hindi na po 'yan grapes. Sili na 'yan. O gala ko mata, pinga shop mo. Basta wala masama. Nee, oh, kasi wala pinakyaw yung utan. May sama mga basket dato 'yan. Ito may ramen ka mat. Awan. Baydan ni Master Amin na. Apa jenah panan yang amai sang ala ya? Ah. Asa kasi malang. Ini to ang mag grape speaky. Ito yung pinagbabawal na tiknik. At ituturo sa atin ni Sir Rustico Diaz alias Master Chen ang ipinagbabawal na tiknik kung paano ang tamang pag-pre-taste kapag kayo ay magawi sa mga grape picking adventure dito sa bayan ng Bawang. Guys, ganito po ang tamang ano ha, pag-pre-taste ha. Sa radar na. Dapat mas maraming pre-taste mo kasi bibilin mo guys. Para hindi tayo matalo pare. Hindi ito malugi. Ayan guys ah, may isa ka ilalagay tapos apat yung kakainin mo pre-taste. At binitbit na nga ni Papa Jesus ang mga napitas nating isang basket na ubas upang maipakilo na at mapaghati-hatian ang bayad. Napakamura ng grapes nila dito na nagkakahalaga lamang ng 150 pesos kada kilo at napakatamis pa. Bukod sa mga grapes ay mayroon din silang iba't ibang uri ng halamang ornamental na kanilang ibinebenta. At ang pinakamabili daw sa mga ito ay ang mga halamang aglaw na karaniwang mga teacher na babae ang bumibili. Okay lang gawin ang toy at nga na makawin daw masawa. Punong ka? Punong ka? Sinubukan rin nating mag-pre-taste sa kanilang mga bentang grapes wine at mangosteen wine. Para kanya. Ah, good for na hard datoy. Okay. Kasi ka sir, kunwari huwag ka mata. Kunwari lang. Okay, nawak mo, inumatan. Ano na, mag napay lang. Para na talaga. Pwede na pinapay mo, wait guys. Ah, nag-less kami. Gala ka mo kami. Tagay dato eh. Hindi lang kasi timang trangko kanya yung kinala niya nagtiwang-diwang kaya siya pa namang turong.
yung mga mangosteen. Like, kasi paborito the grape skin mangosteen. And the only you bring sa halagang 150 pesos ang isang bote ay bumili tayo ng kanilang grapes wine at guayabano wine. Markot, in-markot da. Pagkatapos sa grapes farm ay pinasyal din kami ni Sir Ramon sa kanilang guapal farm at namitas na rin kami ng mga ilang piraso ng kanilang guapal at hindi na ito pinabayaran ni Sir Ramon. Kaya maraming maraming salamat sa libreng guapal, sir. Nasmak! Nay, ang pinga na uli, pagmula ka tun. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Imbis nga. Dan, 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 dan. Lapis siyang ko. Adok na kang ko. Pagkatapos mamitas ng mga guapal sa Canyeso Soriano Guapal Farm, ay lumarga na kami pa-uwi ng Agoo upang hindi na maabutan ng tanghali sa pag-uwi. Siyempre, gamit pa rin ang aming mga bisikleta. Si Sir Ramon pa rin ang nagsisilbi nating tour guide sa ating mga dinadaanan dito sa loobang parte ng Bawang hanggang tayo ay makarating palabas ng National Highway. Bakas sa bag ni Master Chen ang 3 kilong grapes na kanyang pinamili bukod pa sa mga libreng guapal na ikinarga niya rin dito. Sendongs, Bulaloha, National Highway, Poblacion Sur, Cabanon at iba pa. Parking space, Sendongs, Bulaloha. Ano natin? Tops. Long silog, tong silog, ham silog. May tinola, may dinakdaka, lechon kawali, lechon paksi, ginisang upo, ginisang patola, ginisang pechay. Tingnan natin. Pat niya? Pat na po yung ano ang pulalo natin? Sa pantay. Ang mo pala type i-boss ba? Taman! Nagkakahalaga ng 100 pesos ang isang bowl nila dito ng bulalo at 10 pesos naman ang kanin. Si Papa Jesus naman na kanina ay walang dalang bag noong pumunta ay nagkaroon na ngayong pauwi. Ayun o, kulay orange. Si Sir Ramon naman ay isinupot na lamang ang mga inuwing prutas at itinali sa kanyang handlebar ng kanyang bisikleta. At una nang nakarating sa kanilang bahay si Papa Jesus at si Master Chen ay dito na rin huminto dahil dito niya ipinark ang kanyang motor. Si Sir Ramon naman ay dumaan na sa Barangay San Marcos pauwi ng San Julian at tayo naman ay dire-diretso pa rin sa pagtahak sa National Highway hanggang San Joaquin. At dito na natatapos ang bike riding adventure natin ngayon. Kasama sina Sir Ramon Canyeso ng DepEd Regional Office 1, Sir Rustico Diaz, at Sir Jesus Tivera ng Defense, at kaming lahat ay mga teacher na bikers. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay sa ating pagbibisikleta. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!